Lahat tayo sa isang punto ng ating buhay ay dumadaan sa problema. Iba't ibang mga problema ang ating nararanasan. Minsan mabigat. Minsan hindi na natin alam kung paano ito masusolusyunan. Pero isa lang ang tiyak. May katapusan ang problemang ito at may nakatakdang solusyon. Isang nanay na nakatira sa gitna ng bundok ang idinulog sa amin. Nag-iisa raw ito dahil madalas na nawawala sa sarili. Pero dahil sa kawalan ng pera, hindi ito naipasuri. Magandang umaga mga kapobs, at dito tayo ngayon sa Barangay Hall ng Morales, Balete, dahil meron tayong hinahanap na isang kababayan natin na nangangailangan ng tulong, at meron nagpaabot ng mensahe sa aming channel na ito daw na tao na to ay nangangailangan ng tulong talaga. Kaya lumapit kami dito at mabuti at naabutan namin dito. At dito talaga sa Barangay Kapitan Junisi Ambrosio. Kap, magandang umaga po. Magandang araw po. Magandang umaga rin. Natulong ninyo. At sa pagpunta nyo dito, maraming salamat po sa inyo. Kap, pwede mo kami mabigyan ng background kung ano yung sitwasyon nitong taong hinahanap namin? Sana hinahanap yung tao na pangalan ni si Karina Kuwari, talagang humihingi ng tulong para yung buhay na kasi masyadong pinakamahirap, no? Indigent kung saano. Okay. Nagpasasalamat po ako sa inyo kasi natugunan nyo ng pansin. Itong tao nito, nakikita ko palagi dito yan, naglalakad, pero marunong din umuwi sa kanila. Ang ibang tao po ay binibigyan siya ng pagkain at saka damit. Siya lang talaga kap mag-isa sa bahay nila? Oo, siya ang mag-isa na tutulog sa bahay nila. Ang bahay nila maliit lang. Kasi parang kubo-kubo lang, parang may matulogan siya. Mauwian. May asawa to siya, Kap? May asawa siya, pero hindi ko lang sa kabila naman natutulog yung asawa niya at yung anak niya. Siya lang mag-isa doon sa bahay niya. Yung si Karina at pare niya. Malapit lang rin pala yung pamilya niya, pero separate siya na bahay. Sige ka pa, salamat okay, po. Salamat po. Dito kami ngayon sa Morales, Balete, mga kapobre. Ako lumapayong. Parang kahuluya man. Ito dalawa sa inyo nililaki niya maliit. Tara sa kamila. Ay, ako matagabuyot. Mag-control ko. Tamasin. Di ba may gitawa ako kay mga kapote sa inyo to kapon? Ay, nako. Sana daw sana han. Pwede naman sana natin dalhin sana dito yung salakyan kung lapit lang. Dito sa unahan banda. Lapit lang pala. Saan po? Mga limang isla pa, kagawad. Lapit mo lang. Neil, magpayong ka. Ay, paulan-ulan ka ting. Doon okay rin so. Ay, yan nga ang matindi. Off-limit motorcycle, mag-andam sa ayam. May ayam daw.
Sarap ng bayabas, ha. Ang daming bayabas. Wa hindi man magadala it kalo nga si Nilmar nga raho. Malayo pala. Ay, doon pa. Lapit na. Pag ganun. Doon na sa taas. Ang bundok. Uwa man. Buol ni mo. Tago ninyo. Yun nga ni. Mali. Sa may kawayan na lang ba ya? Mm-mm. Nami ay dadan. May bagyo pa siguro eh. Umaambon-ambon. Akala ko medyo malapit lang. Hindi pa kami kapananghalian. Mag-alauna na. Madulas to ha, yung kalsadang ganito. Yung cameraman pala yung madulas. Si Eno Age, di kara? Ay, kalayo, gali. Saan? Inom muna akong tubig. Wabig tat. Saan kiri lang paabi ang kinaon? Saan kami kakaon? So medyo mahina lang talaga ang katawan ko ngayon. Hello po. Saan yung kaano-anon nyo siya? Kayo si BHW. Ah, kayo po yung BHW po. Uh-huh. Sino kasama niya dyan? Wala. Siya lang mag-isa? Opo. Oh. Makakausap natin yan? Oo. Ay, sige. Ang layo pala. Ay, may aso. Ay, baka lalong magalit. Hello, te. Good morning.
ako. Ikaw lang isa dito po? Oo. Nandun sila nanay sa taas man. Upo po kayo? Sige po. Nakakain na ikaw? Oo. Ano po yung ulam ninyo? Ano? Manok. Ah, manok po ulam ninyo. Pasok po kayo. Uh-huh. Anong pangalan mo po? Ano, Karina. Ah, apelido mo? Ano, Kware. Uh-huh. Bakit nag-iisa ka lang dito? Ano, kasi, ano, hindi. Doon kinanay, hindi magkasya kami. Ah. Uh-huh. Hindi kayo magkasya. Mas gusto mo dito lang ikaw? Oh, dito na lang muna. Sino ang nagpo-provide ng mga pagkain mo? Sila nanay, doon sa taas. Sila nagluluto? Mm-hmm. At saka si mga nanay din, na ano, kamag-anak ni nanay din, mga kapatid, binibigyan din ako man din. Mm-hmm. Sila nanay Yolanda at sana nanay Sineda, lahat sila nabibigay din sa akin. Mm-hmm. Dahil hindi ka makapagtrabaho? Medyo. Nagkasakit ka raw? Ano ang sakit mo? Ano, di paso. Ha? Di pa, paso. What do you mean by di paso? Paso. Ha? Yung na ano, nasobrahan sa pag-inom ng mainit na tubig. Ah, napaso ka? Mm-hmm. Tapos? Tapos ano, mahirap man gamutin yun. Kasi doon ako sa Pijits noon. Nahirapan silang ano, gamutin yun man. Tramado lang yung inano sa akin. Pero na okay na yung paso mo. Oo. Ay, tapos ngayon, ano, ginbatsag mo yung ano, gamot o ano? Ano, kain lang ako ng tubig ulan, tap, una-una ko tubig ulan bago ako kakain ng ano, yung niluluto na pagkain natin. Yun lang ang ano. Tubig ulan lang iniinom mo? Mm-hmm. Iniinom. Tapos saka ako kumakain ng ano. Bakit nagkaroon ka ng problema? Nalilito ka daw minsan? Nawala ikaw sa isip? O ano? Ano kasi, yung ang tawag dyan. Merong, dati sa Manila, merong ano? Merong? Mumo. Dapat hindi ikaw magpagutom. Saan yung nanay niya? Baka pwede natin matawag. Saan si nanay niya? Oo. Ay, anak ko. May anak rin po kayo? Saan? Yung anak, halika. Ikaw yung anak? Ha? May cum laude daw siyang anak. May cum laude daw anak? Ikaw yun? Mukhang anak, cum laude. Upo muna, ikaw ni. Para saan kuya? Vlogger po kami. Ako si Archie Hilario. Opo, kilala ko po. Ay, oo, oo. Napunta kami dito para magbigay ng kaunting tulong para sa nanay mo. Okay lang sa inyo? Okay lang po. Oo, oo. Ano nangyari kay nanay mo? Okay. Nung nasa Manila, abi kami, tawag doon. Mm-hmm. Ngayon, abi ako sa eskwelahan. Oo. May tawag ka ko, yung gawala ko na si mama sa bahay. Opo, opo. Eh, syempre, exam naman nung ano, nag-cutting ako para maatunan imaw. Mm-hmm. Tapos ginanda, ano, ginasunog yung bahay. Tapos sumisigaw imaw sa trabaho nanda, kaya ginuli. Saan yan nangyari? Dito? Or sa Maynila, pa? Opo. So may time na nagwawala siya? Nung ano, mga 2 years ganyan yon. Pero ngayon hindi na? Hindi na. Minsan nakatulan na lang imaw. Minsan hindi niya alam gagawin niya. Mm-hmm. Ay, doon yun. Kahit utusan namin magsaing, uwa, hindi niya. Hinakaiga lang imaw dito. Tapos may notebook imaw iyan na, wow, kasay kung ano pinasusulat niya. Kaya dito na lang siya naghiwalay? Oo. Pero hindi man siya magugutuman. Wa, ang ginapakaon man naman imaw minsan. Kumaon ka, tiha? Ilan kayo magkapatid, te? Dewa man lang, sir. Si mister mo, si mister niya? Eh, hiwalay na sanda ni Papa. Maayos man sanda naghiwalay.
Dahil nung nagkaganyan si mama mo, hiniwala yan? Hindi. Ano, kahit nasa Maynila, bukod nung sanda, okay? Kasi, tawag doon, si mama na-addict abi rin sa cellphone. Si mama mo? Oo. So, pagka ano ko, na-blackmail abi mo sa cellphone na makalayan ganito. Oo. Something private, hindi ko na pwedeng... I-details. Uh-oh. Sige lang, okay lang. We respect you, no? Respeto natin yan. Kasi lalabas tayo sa YouTube eh. Kaya kung ano yung mga nangyari noon, ano, yan natin. No? Yung ngayon yung amin dito makatulong kami kahit pa paano. Salamat dito. Oo. Kasi siguro sa kay nanay, I don't know kung ang DSWD dito, kung nakalapit na kayo. Uwa. Kung mapatinginan siya. Uwa pa. Kasi kasalig man ako na ano. Okay, maging okay. Oo. Siguro nadaan ito siya sa trauma or may nangyari pa noon na ano? Wow, kasi ayun, basta lagi niya sinusulat sa notebook niya tungkol sa obra na. Oh, anong na, trabaho ano, niya dati? Sa factory worker na ginalokom man lang yung pasweldo sa anda. Mm-hmm. Tapos na ano, lagi niya ginahambal yung boss niya. Iyan rin sa notebook, ewan ko lang kung si Ingron. Pero ngayon nagiging okay-okay na siya. May time, pero may time na mas ano, nakahiga lang, mo nakatulala. Pero hindi naman nagbabayolente. Hindi, hindi na tulad ng dati. Oo, dapat mapatingnan, no, para ma-check natin yung ano niya, kung yan anong yung gamot. Ano, concern ko, kaya ga-usoy gid kami para ana ano. Willing man siya. Willing ka man magpa-check up? Oo. Ayun, yun ang maganda, nagpa-check up matay mo. Masamahan ninyo. Pwede man, doon man ang plano ko bago ako lumuwas ng ano. Ah, iiwan mo rin siya? Ano, dyan man si, anong manghod ko pati yung ano, doon ko ano, sabi ko, bago ko luwas ako Maynila para mag-ubra ba, anayin ko, darin ko anayin mo sa doktor specialist, maging okay man imaw, kasi nailaman ako magka-ubra imaw, makilos-kilos niya katawan, hindi yung ano imaw dito. Ah, napat-check up na rin kay doktora, ano pala daw ito? Dr. Lacey. Filipe daw, sino? Janet Filipe. Oh, napat-check up daw. Sabi ng BHWD. Sige, i-follow up nyo lang. Try to visit ulit, tapos malaman natin kung ano yung mga resita. Andito naman yung BHW natin, sila mag-assist sa inyo kung paano. Tapos kung anong mga kailangan na gamot. Sige, bigyan namin kayo. Babalikan namin kayo. Kukunin namin yung contact number mo tapos mag-contact na lang. Bigay muna tayo ng 5,000 para madala lang nila sa ano kung kailan yung schedule nila. Ha? Ito dito natin ibigay sa anak. Sige. Ang pangalan mo nga ay si Juana po. Juana, ikaw ang panganay. Opo. Ah, sige, bigyan natin yung ito Juana. 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 Abogit, salamat sa aking bulig to. Siyempre, nailaman ako yung paggamot imaw. Pilang maskin mag-ubra ako, hindi man kasya yung paano naman ka na. So, nagtatrabaho ka? Kung amat, sir, may mga sideline ako. Agad matustusan ko ba yung pagkaon ba? Pakabulig ba ako? Opo, opo. Sige. Tapos, mayroon pa tayo ditong sponsor. Taga dito, siguro ito. Nagpadala rin siya. Concerned citizen lang daw siya. Mula sa Looking for Yolanda Ambrosio Morales Balite. Yun yung BHWD? Hindi. Ano? Si ano po, lola po namon. Ah, lola ninyo, yaon. O, sige. Yun ang nakakilala daw sa inyo eh. Sige, mayroon siyang padalang 3,000. Sige, bigay natin mula sa concerned citizen. 1,000, 2,000, 3,000. Salamat po. Sige. Oo. Kung ano man ang pinagdaanan ni nanay mo ay sana magkaroon na ng liwanag tayo na moving forward na maayos natin kung ano yung problema niya. Ha? Opo, sir. Doon yan yung gusto ko mapag-awat abi ima bago ako lumuwas. Kasi opo. Bakit anong gagawin mo sa Maynila? Mag-ubra, sir. Kasi nga po ako na magpa-ubra ako ng bahay iya. Agad tawhay man pag-isip na nanda. Opo, opo.
At saka gusto ko gumaling man din si mama kahit minsan di kami masyado magkasundo. Mm-hmm. Siyempre, di ko man maiwasan isipin mo o parin ko malaya ko sinong gabantay ka na. Mm-hmm. Doon, man. Ano yung gusto mong sabihin sa nanay mo ngayon? Okay. Ma, punta. Ano, Daya, ma. Gusto kong pagaling ka, ha? Mm-hmm. Gusto kayong hindi ka natulad ng dati. Mm-hmm. Okay. Kaya man lang kita pinapakalitan minsan kasi gusto kong kumilos ka, hindi ka higa ng higa ba. Tsaka gusto ko na nasa ayos kasi ayoko nang minamaliit kita ng tao ba. Kaya gusto ko nasa maayos kitang estado. Kasi nangako ako na bibigyan kita ng tawhay na ano, pangabuhi. Hindi ko man maobra ngayon, syempre di ako makaobra dahil nga niya sa pandemya. Eh ngayon may pampagamot ka na, mapapagamot na kita. Laking salamat po, Sir Archie. Thank you po. Susundan pa natin yan pagka ano, kailangan mga gamot niya. Kaibigan niya pala yung nagpadala pero ayaw lang magpakita. Oh, kaibigan niya yung nagpadala ng information at tapos nagpadala ng ano, pera, yung 3,000. Ayun, laking salamat po talaga sa hindi ko expect na ganito. Sa ibang bansa ako. Siguro siya, no? Ah, nasa Manila. Hindi ko expect na ganito kalaki yung makuha namin. Ba? Sige, Pangako ko po sa'yo na ipapagamot ko talaga si mama. Oo. Kasi kami, yung binibigay din namin sa mga tao, yung sweldo din namin sa YouTube. Ayan. Eh, doon nga ni sir, kaya minsan napapanood din kita. Mabasa ko nga ni minsan sa mga comment section na ano, ginatag ka nila ba? Opo, para mapasuri si nanay. Opo. Ikaw, nay, anong gusto mong sabihin sa anak mo? Ano, salamat anak, kahit... Hindi, magtangis, ma. Yan, ano. Kahit... Sige, buhos mo lang kung anong gusto mong sabihin. Hmm. Okay. Yan, tangis mo. Nagkakasala ko yung... Nagkakamil ng konti sa inyo. Yung mukha mo. Nakabalakan. Malamang, ma. Hindi ka talaga pa... Ano, magulang kita. Kahit minsan di man kita magkasundo. Pag mga may mga kailangan gamot, i-message mo kagad ako, ha. I-forward mo sa amin yung mga resita kami bibili. Ha? Opo. Yung pobreng vlogger Archie Hilario, opo, yung ano, Facebook namin. Nakapalo po yung isa kung ano po doon ng Facebook po. Sige, tapos kukunin ni Neil yung number ko para i-update na lang. Sige. Opo, sir, salamat talaga sir. May ano na po. Gusto ko kasing gumaling na siya, sir. Oo. Sige, Nay. Salamat din sa inyo. Kahit malayo po, makarating tayo. May purpose po ang Panginoon kung bakit nakarating po ang information sa amin at saka yung kaibigan mo nagmalasakit sa iyo. Ha? Magpagaling ka. May maraming nagmamahal sa iyo. Salamat. Oo. Nakaano ka naman. Salamat. Salamat po ulit sa iyo. Hindi naman malala yung sitwasyon niya kasi naano natin na opo. Nakakausap natin siya ng maganda, no? Maganda sana, naman ang mga tugon niya. Opo. Magkaroon lang ito siguro ng mga traumatic experience na matingnan pa ng mga doktor yan kung paano. Yung gusto ko ano sir, kasi matagal ko na abin ginatipin na psychiatrist nga niyong ano agad matulungan siya i-counsel yung isip niya. Oo. Na ano, gusto kong paanahin yung isip niya, tawhawan mo. Opo. Din talaga yung gusto ko talaga, sir. Oo, sige. Sige po, ha? Laking tulong na talaga to sa amin, sir. Welcome po. Oo, sige. Ayan, mga kapobre, yung pagbisita namin dito sa bukid, sa isa nating kababayan dito na inilapit sa amin sa Pobring Vlogger team. Kasama dito ang buong pwersa ng Pobring Vlogger, si Kapobs Presi, Kapobs Arnel, Kapobs Renz, Kapob Peach, Kapob Snail. Ako naman po si Kapob Archie, ang palaging bilin. Palagi tayong manalangin sa Panginoon, magpasalamat sa mga blessings na ating natanggap at kung dyan tayo sa pagsubok, mas lalong patatagin ang ating pananalig sa Kanya. Magandang araw po at salamat po sa BHW.
At saka si Barangay Kagawad. Ano nga po? Edwin. 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 Opo. Ayan. Salamat po sa kanilang pagsama po dito sa amin. At saka yung Barangay Captain nila dito sa area na ito. Salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po. Ay, may ano? May taga-ana ro, apat bilog ang pungyot ha. May taga-ana ro. Ay, may taga-ana ro. Nahan ako ha. Sarap damlog. Tinitingnan ko baka may uod. Wala, may uod ka? Good ano naman to? Good. Good guava. Good uod. Libre na hugas kasi naulanan man. Dahil sa natanggap na mga tulong mula sa programa ay agad na ipasuri ang kalagayan ni Nanay. At sa ngayon, may iniinom na itong gamot para sa kanyang paggaling. Maraming salamat po sa inyong malasakit sa ating mga kapobre dito sa ating probinsya ng Aklan.